buhay na naib sa kamatayan. Alleluia, alleluia, Panginoon ang nagpirang sa inbos niyang bayan. Nagpupuring mga hirang, masayang nagtiriwang. Agalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, na naib sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumain rin. Aminin mo na natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luma akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga pinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinagoreang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Silisya sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo at buhat do'y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon, kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos,
pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay sa lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin, hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakakita sa akin na nakakakita sa Kanya, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ni naman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa pansarang ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipinahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kahit ang ipinasasabi ng ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Ipinahayag ng lantaran sa publiko ang nagsugo sa ating Panginoon si Kristo, at iyan ay ang ating Ama, at siya ang ilaw, siya ang sinugo. Kung kaya sa ating pagninilay ngayon, atin din mismong pag-isipan at pagnilayan lalo't higit ang mga kadiliman o ang kaliwanagan ng ating buhay. Hindi po masama ang natural na kadiliman at ang kaliwanagan. Pareho po itong hindi makapagdulot sa atin ng makitang bagay na gusto nating makita o kaliwanagan. Halimbawa, sa dilim, kung meron tayong gustong makita, kung ito'y puro kadiliman, eh wala tayong makikita. Maging sa liwanag din, kung liwaliwanag at meron kang gustong makita, kung puro liwanag ang makikita, eh wala ka rin makikita. Ibig sabihin, dalawang klase ng pagkabulag. Bulag na ang sa kapaligiran mo ay madilim,
bulag din sa kapagiligiran mo ay buong liwanag na wala kang nakikita. Ito po ay ating binibigyan ng pansin ng dahil sa binibigyan din ito ng malalim na pagpapahulugan ni San Juan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo tungkol sa pagkakaiba ng liwanag at ng kadiliman. Ang tinutukoy dito ni San Juan ay ang mismong gabay sa ating daanan ng ating buhay at pananampalataya at yan ang ating Panginoong Hesukristo na siyang ating tinatanglawan ng ating sumabaybayang buhay ng ating paglalakbay sa mundong ito. Kung kaya po, para po iyang isang atin mismong paggalaw ng ating buhay, na matter of choice, dalawa lang po ang ating pagdidesisyonan ng isang tao, either you do good or to do bad. Walang pwede sa gitna. Nasa atin ang kalayaan. Kung gusto mong maging mabuti, makakagawa ka ng mabuti. Kung gusto mong gumawa ng masama, makakagawa ka rin ng masama. So parang kung gusto mong tumahak sa madilim na landas at ayaw mong makakita ng kaliwanagan ng ating Panginoong Hesukristo, ay pwede mo rin gawin. O kundi kaya naman, ikaw ay tumahak sa kaliwanagan, ay magagawa mo rin. Ibig sabihin, the switch off and on ay nasa sa atin. Yung sa atin mismo mga choices. What determines the scene is our choice. Kung anong ating paggawa ng pagkakasala o anong paggagawa ng kabutihan, nasa sa ating choice. Ipinagkaloob ito sa atin ng Diyos, ng ating kalayaan na itong ating gagamitin. Kung kaya't naroroon na po simula't simula ang biyaya na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa matter of choice sa ating paglalakbay sa buhay. Pangalawang ating pagnilayan ay ang pagpapadala ng Diyos sama sa ating Panginoong Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Ito po ay kilalang-kilalang mga berso ng mga salita ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay bugtong na ang anak, ipinadala sa atin hindi upang husgahan ang mundo, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. Kung kaya nga po, sa pagpapadala ng Diyos sama sa kanyang bugtong na anak, ito po ay kapalit ng kanyang buhay para lamang sa ating kaligtasan. Ay ganoon din naman ang ginawa ng simbahan sa pagpapadala ni San Pablo at kay Bernabe sa pagsisimula ng pagpapahayag ng mabuting balita labas mismo ng Israel, na ibig sabihin lumalaganap ang pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo at hindi lamang ito sila pumunta, kundi itinaya din nila ang kanilang buhay para sa pagpapahayag ng mabuting balita na sinimula ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya po sa ating hamon, sa ating paglalakbay, hindi lamang po ng ating pananampalataya at maging sa ating buhay, daladalo din po natin ang diwa ng ating Panginoon Hesukristo na kung anumang estado natin, tayo din po ay pinadala. Ibig sabihin, hindi lang po tayo humihingi ng biyaya nagmula sa ating Panginoong Diyos, mas lalong higit, kaya po tayo narito dahil mahal natin ang nagbibigay at inaasahan nating nabibigay ng biyaya para sa atin. Marami po sa atin na dumudulog sa Diyos, hinihingi lamang ang mga benepisaryo marahil sa gusto nilang makamtan ng kanilang intensyon o mga panalangin. Pagkatapos nito ay wala na. Mas higit po nating intindihin at mamahalin ang siyang nagsugo para tayo iligtas. Ibig sabihin, mas mahalin natin ang ating dinudulugan kaysa sa mga awang kaloob na ibinibigay sa atin kung anumang ating mga intensyon. Hindi po nakasalalay ang ating relasyon sa Diyos kung meron tayong natanggap, kundi nakasalalay ito ng pagmamahal na ibinibigay natin sa Kanya.
Ika nga, seek ye first the kingdom of God, seek ye first the Spirit of the Lord. Pag makuha natin at makamtan natin ang kalooban ng Diyos, ay doon pa po susunod yung ating mga intensyon na iningi sa Kanya. Mahalin natin muna siya. Hindi po mahalin natin ang ating mga dinudulog sa Kanya at pumapangalawa lamang siya. Karamihan po baliktad ang nangyari sa atin. Gusto lang nating makuha ang iningi natin sa Kanya at wala na tayong pakialam sa nagbibigay sa atin at nag-aanyaya sa atin na tayo din pala ay makikiisa sa Kanyang misyon at tayo din merong tungkulin o obligasyon na malaya din tayong magpapahayag dahil simula't simula sa pisa ng ating pagiging binyagan, tayo din po ay pinadala para sa lahat na makakarinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo'y mamatay. Inilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkalooban ng buhay ni Kristo ang ating manunubos. Kaya't lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita na muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga, sa maging sa kanyang pinakaabang kapatid, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan ng mga mahihirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanangan, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangit-angin pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Makapangyarihang Diyos na sa iyong kamay ang aming buhay, taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin ito sa iyong aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtirisang kusan mong bigay sa pangalak sa tinapay handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, pangalay ng bayang nagdiriwang puhunan mong bigay ang alak at tinapay handog ng pagkabuhay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid ang pagpaghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang paghahain ng banal at pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsalo mo sa iyong buhay na namumukutangi at walang kapantay, ipagkalugmong ang aming pakikinabang sa iyong makikisama ang aming maasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namiyasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po. Pagbunyan natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, itilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalipikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilbot po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesus Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers, sumunod po tayo. Alam kong buhay ang Panginoon, tinanong niya't kinapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsiya, manalig ang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi kaiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot dusa at iyong lumbay, puso mo iyong itiwasay.
alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapi ang kamatayan. Punasan ang iyong mula sa mata at magsaya. Manalik kang buhay ang Panginoon. Alam ko buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalik kang buhay ang Panginoon. Announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organizations at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating po na Abril 27, 2024, araw po ng Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan po ng ating rektor na si Reverendo Padre Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman po ni Most Reverendo Roberto Santos, obispo po ng Antipolo, at susundan po ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Sanon lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisad ng aming pagkasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalamal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka na amin.